Hello mga kabanting, ayan, kung naalala yung last video natin, namitas tayo ng mga sili, ari yung mga pinitas natin, and ilang araw ko lang ari na ibilad, ayan, so may iba na pwede na, yung iba medyo fresh pa, so hihimayan na lang natin, katulad na rin ari pwede na natin gagawing chili flakes, ayan, pero meron ako isang bilao dito na nabilad ko na ito ng mga 3 to 4 days, ayan, toasted na siya, pero isasangad natin ito, saglit mga kabanding. Ayan. So, maghihimay muna tayo dito ng mga ilang piraso na pwede nating ilagay, idagdag. Tapos, atin ang lulutuin maya-maya. So, ayan na nga mga kabanding, natanggalan na natin ng mga dry na pwede nating isama sa pagsasangag. So, ari ibibilad, bibilad muna natin at sayang naman ang init. Ayan. So, ayan. Dito ko lang siya ibilad. Ayan. Para matuyo ulit, pwede pa natin lutuin. So, ari na yung ating gagawin chili flakes ngayon. Ayan. Medyo marami-rami din ito. Kaya tara na, samahan nyo ako sa pagluluto mga kabanding. So ayan mga kabanding, nag-apoy muna tayo ng ating kawali. Ayan, so make sure lang na walang liquid. So painitin muna natin. Kailangan hindi moist ang ating pagsasangag ng ating chili flakes para maganda ang kinalabasan. So painitin muna natin ang ating kawali. So, ayan na nga mga kabanding, mainit ng ating kawali. So, ilalagay na natin ang ating sili. Ayan. So, lang po ang sobrang namang lakas ng ating apoy. Tapos, bumasa natin. Ayan. Saglit lang natin ari isasangag mga kabanding at ayaw naman natin mapait ang ating chili flakes. Ayan. Galing muna natin sa apoy at medyo sobra ang init. At nalang binawasang kaunti ang ating apoy at sobrang init. Ayaw natin masunog ang ating sili. Ayan. Tinoast ko lang ito ng mabilis. Ayan. Para lang matanggal kung may mga excess na moist pa dun sa ating sili. Ayan. Ayan. I-toast lang ito natin saglit mga kabanding. At atin ang palalamigin. At tatanggalan natin ng tangkay. Ika nga ay pungango sa Bisaya. Ayan. Tatanggalan natin ng tangkay bago natin ilalagay sa blender. So ayan, medyo malamig na ang ating sili mga kabanding. Ito lang gagawin natin. Tatanggalin natin ng tampok. Lalagay ko na diretso sa blender. Ayan. So ayan, gagawin muna natin ito. At toasted na toasted. Eh. Ayan. May merong kaunting galing parang nasusunog na kaunting. Okay lang yan. Hindi naman itong yung bibigay pait sa ating chili flakes. Ayan. So, tatanggalin lang natin. Tuloy lang natin ang pagtanggal ng tampok. Tapos, idiretso na natin dito sa ating blender. At atin na ibiblend mamaya. Hello mga kabanding. Ayan. Pagkatapos nga natin maghimay. Actually, hindi pa ako tapos magtanggal ng tangkay ng ibang batch. Kasi marami-rami ang ating nagawa. So, garno lang kadami. First batch ari, ating i-blend muna tapos gagawa uli ako mamaya ng yung kasunod na batch kasi sobrang dami, ayoko naman sobrang puno at para mas maganda yung pagka-grind ng ating blender. So yan, atin ang i-blend ang ating chili flakes.
haluin natin para ma-mix yung lalim. Mga kabanding, lumabas ako kasi medyo madilim sa loob, baka hindi nyo masyado makita. So ayan na itsura ng ating chili flakes. Ayan, so yan, napakasarap. So tuwing ikaw ay kakain, ayan, pwede mo nang mag-sprinkle ka lang ng kaunti nito at napakaanghang at napakayami na ng ating kakainin. Ayan, medyo masakit nga lang mga kabanding sa ilong kasi nga syempre yung granules ng sili. Ayan, napakaganda ng ating chili flakes. Ayan. Kaysa naman bibili tayo. Ayan. Kaysa bibili tayo sa supermarket o sa palengke, medyo pricey din. So, gawan na lang tayo ng ating version na chili flakes. Ayan. So, another recipe na naman po nating matutunan sa mga madiscarding nanay dyan. Ayan. And thank you for watching mga kabanding. Always remember, happy lang ta and God bless.